kör ju den där. Netflix. Utan man är med lärjön. Oh, den där de bor där. Wow. Oh, parang waterproofing tablet. Oh, waterproofing. Oh my god. Tablet stand. Oh my god. Your heart rate and rhythm are key indicators for your overall health. With the new Joshua 6 series, tracking your heart rate and soon be releasing the new apps too. The Joshua 6 starts at $299. And the Joshua... Okay, video blog check everybody. Azrael here. We are here live sa Burnt Bean in BGC. Medyo malakas yung audio, but my microphone will do the work para marinig nyo yung boses ko. So we are here for the Samsung Galaxy Unpack 2023 at na-unveil nila yung mga new foldable device like the Samsung Galaxy Z Flip 5. Ayan. And I have here the Samsung, hindi abot, Samsung Galaxy Fold 5. Ayan, si Boy Rake, kandito ang katabi natin. Ayan. So, let's do a hands-on test. Unahin natin si Samsung Galaxy Z Flip 5. Alright, let's do this. Alright guys. Alright, we are here trying the Samsung Galaxy Z Flip 5. Last time, na-try natin yung Flip 4 last year. And we had a chance now. We got a chance now to try the brand new Z Flip 5. So, ano bang difference ito? The Z Flip 5 has a much more bigger screen outside the behind the foldable. So this is the Flip 5 and this is the back of the Flip 5. Almost the same siya. Yung difference lang is mas malaki yung kanyang screen, which you can also call the camera. Ayan yung camera settings niya. You can take pictures, click mo yung volume button at yan. You can also preview your photo and also view it on the phone pag naka-unflip. So for the flip, malaki na yung kanyang screen at sabi nila mas maganda na yung kanyang hinge. As you can see from last time, may gap sa gitna. But today, wala ka nang nakikitang gap sa hinge ng Flip 5. So ngayon, nakorekta nila yung problem sa Flip 4. So much more enjoyable siyang gamitin because of its bigger screen. Kasi pag nagkukuha tayo ng picture, lalapag na natin siya ng ganito. Ayan, lalapag na natin siya ng ganyan. Or we can call on the camera doon sa likod. Ano ba yun? Ang ginawa kanina. Ang off. Napakadali lang gamitin. And I can... Ano ba to? Ako na malala yung mga settings na ito eh. Portrait, photo, at video. You can also record video using this by tapping the screen. Ayan, nagre-record na siya at na-post ko pa. Ayan, naka-record siya oh. By the way, I'm using the Samsung Galaxy S23 ah, in vlogging ah. So nakikita nyo dito, no? Napakadali. You can unflip this at wala, hindi lumabas yung video niya. So that's it. Bigger screen sa likod. That's the new version ni Flip 5. And also, the hind is also new. Wala nang gap at mas matibay na daw siya. Yan ang sabi nila. Alright, let's move on now to the Z Fold 5. So this is a Z Fold 5. Almost similar siya ng size yata. Check natin. Ah, mas malaki si Flip. Mas malaki si Flip 5 kesa kay Fold 5. Pero syempre, kay Fold 5, pag in-unfold mo yan, mas malaki siya. Nakuha pa yung camera, teka muna. Diba? Nakita mo naman, mas malaki yung ano yung Fold 5. At let's explore now the awesomeness of the Z Fold 5. Ito yung tsura niya pag naka-fold. And ito yung kanyang other screen na ordinary smart. Mas slimmer yung kanyang style. Mas slimmer siya compare dito. Mas slimmer siya. But if you want to, you know, magbasa lang ng mga messages lang, ganyan. And if you want to do browsing much more better, i-unfold mo yan para mas malaki yung screen. So this is the
Z Fold 5. Let's check out these specs pala nito, no? Yung settings pala niya. Check natin, check natin. About the phone, it says here, walang mga information. Saan ba mahalag yung mga information nito? Wala, wala dito. Status. Okay, wala yung mga information niya. No? Tapos, hindi ko maalala kung saan ko makikita yun eh. Pero anyway. Alagay naman dyan, no? Z Fold 5. Taking photos, ganun din. Malaki, oh. Taking pictures. Taking videos. Taking videos. Ito may fold na din ito. And more ways to take videos. Pwede rin pa ganito. Yeah. The normal style. Hindi pa ako nakatry ng fold eh. Maybe next time pag nag-ano tayo. Na-try natin reviewing itong Z Fold 5 naman. Kasi last year nakatry tayo ng Flip 4 eh. And my user experience is so awesome. Ayoko na talagang bitawan yung telepono. So okay, this is it. The Z Fold 5. And also, sa Unpack, no, they also launched the Watch 6 Classic. Ito yung mga version ng watch niya. Super ganda. Ito, lobat na ata ito. Lobat na. But this one is really nice. Watch 6. Super cute din tong Watch 6. So, napakaliit niya. Di pa ako nakakatry nito, but I can see that mas maraming excited dito sa Watch 6 because yung kanyang style niya, parang pipihitin mo, ibig na mag-swipe ka, pwede kang magpipihitin mo na yun yung kanyang rim. Ayan, ganyan kang ginagandahan niya. Pwede mag-swipe din, ayan. Pero iba ginagawa nila ito, pinipihit nila. Sobrang ganda, grabe. And also, the last one na i-feature natin dito is the Samsung Galaxy Tab S9. Hindi ito laptop ha. This is a tablet. So, mukha siyang laptop na mayroong keyboard. Bago nakakatry nito pero super ganda niya. Oh. Napapold naman pala siyang ganito eh. Napapold siya. And also, may pen. Hindi ko lang alam paano kuhanin yung pen eh. Ito ata yung pen. I'm not sure. Kasi mayroong pen na pinakita eh. So, pwede ba ganyan? Pwede mo i-open at may laptop style ka na ng Samsung Galaxy S. Hindi ko napakinggan yung mga presentation kanina, but I can see it para siyang laptop na. Grabe, parang Android laptop. Eh. Super ganda. Na-try ko yung kanyang keyboard. Kasi pinakapunta ka dito, try yung keyboard eh. Ay, type ako kanina dito. To my channel. Super accurate yung kanyang keyboard dito sa Tab S9. Super ganda, super astig. So, I guess that's it guys for our feature for today, featuring mga new devices ni Samsung. So, abangan nyo, baka nasa concept store na to ni Samsung Philippines, maybe in Mega Mall. Check nyo muna lang bukas guys. Alright, so thank you guys for watching. So, don't forget to subscribe, like and comment, and I'll see you guys at the next video vlog adventure. Alright, thank you so much Samsung Philippines for this. Alright.